Hi, Kawana Peeps! Here we go again. So, another gala. And syempre, isa na namang adventure na matitikman kami for this weekend. At sabi nga, for today's video, gusto namin matikpan yung famous Sotanghon soup sa Quiapo. Ayan na nga, paalis na yung minibus. At syempre, wala na nga free ride. So, simulan na naman ng another fare for the minibus. Pero, I think parang it's at 22 pesos papuntang Quiapo. Ah, it's 21 pesos nga. Ayan, sorry guys. So, medyo makulimlim ang aming travel papunta sa Quiapo. Medyo, ayan, nag-start na nga siyang umambon. Pero it's all good naman. So, kasi siyempre, isa lang naman tayo makakalabas-labas at ako work from home tayo Monday to Friday. So, this weekend, enjoy naman natin for another taste and another gala naman again. So, sabi nga, ayan, nandito na kami sa parang bridge na papuntang Quiapo at still kakatila pa lang ng ulan niyan. So, pagkabababa pa lang, always remember, Quiapo ito guys, always protect your belongings. Huwag niyo kong tutularan. Ayan, so be vigilant guys ha. So, it's just for the sake of my content para lang makita nyo rin kung ano yung status din ng Quiapo at syempre yung crowd din. So yeah, medyo nakakahulas na nga yun. So ayan, ang daming tawad at syempre do always remember na nakasuot pa rin ang ating face mask. Ayan, still, eh si Kuya nagiginda pa rin, marami pa rin mga palakad-lakad at syempre dito sa may gilid ng Quiapo Church is talaga namang dinadayo ng mga Pilipino. Siyempre may mga foreigners pa rin. Ayan, so I'm so excited na matikman yung Sotanghon soup niya. So kunti na lakad-lakad lang sa church. Kung makulay itong church na ito ngayon na nagdaanan namin dito sa Quiapo Church. So parang may fiesta ata dito. So yeah, okay, by the way, yeah. So lakad-lakad hanggang sa matumbok namin yung Hidalgo Street. So habang hinahanap namin, nakakatawa, ang daming barit talaga nagtitinda. At talaga namang feeling mo wala talagang pandemic. So, here we go again. Na yan, maraming mga prutas. Mamaya, bibili ko yung mga yan. So, kahit konti-konti lang. Dito muna tayo sa famous Sotanghon soup ni Nanay Rosas. So, ayan, medyo nagpatanong-tanong nga kami dyan at hulas-hulas na akong kakatanong. Saan na siya? So, ayan. Let's see. Ayan. Yes, ito nga pala. Pagdating namin, ang dami na palang nakapila. Sobrang ang daming mga customer na nakapalibot sa store nila. Siyempre, ayan na yung famous na Sotanghon soup. May mga puto, may palamig. At maraming customer na higup doon at higup dyan. Nakatuwa, meron palang palabok at talagang nakakagutom itong store nila. And for the overload, kasi meron sila, itong worth of 70 pesos, merong pork belly na yan na sobrang ang lasado, plus may isang itlog that cost 70 pesos, diba? Worth it naman. So tinatakalan na ako ni ate ng order namin. Umorder ako dyan ng dalawang overload. At ito yung sinasabi ko sa inyo, pork belly. O, diba? Sarap. Alam mo yung sabaw niya, parang siyang sinigang. Ayan. Kasi diba nga, kung humigup ng sabaw, tama-tama, kakaambun pa lang. O, diba? Perfect. Saka umorder talaga ako ng palabok. Kasi gutom na talaga kami. At tanghali na ng oras na yan nung pumunta kami. So, diba? Ang daming tao at talagang pang-surprise. Pero worth it naman talaga. Ayan. Siyempre, hindi mawala ang mahiwagang kalamansi. Pampasarap ang ating overload na Sotanghon soup. Ayan. Kain-kain. Yeah, ito natin. Isang subo. Diba? Sana na matry nyo guys. Worth it yung 70 pesos. Ayan. So, dahil sa ang sarap-sarap, umorder ako niya ng tatlong gulaman. Sa akin yung dalawa, kasama ko naman yung isa. So, ito naman yung palabok. Busog talaga ako, guys. So, ayan. Full na ako. Thank you.